Good evening everyone, and welcome po sa ating special LET review series for tonight. We are having a back-to-back episode. Kahapon po, we were live for our regular Prof. Ed, and now we are here for our special LET review, and this is all EdTech. Okay, so kung hindi nyo po napanood yung all result natin, that is still uploaded sa ating YouTube channel. So we have all Rizal and then all EdTech. Bakit Rizal at saka EdTech yung ating inuna po sa ating special episode? It's because marami daw po ang lumabas na Rizal at saka EdTech noong nakaraan na mga LET review. Ayan! Ayan na yung mga suki natin. Ako, ito talaga yung mga papasasalit. Good evening! Yes, good evening. Ayun. Ayan, si Jasper. Sabi ni Jasper, good evening. Ayan. Okay. So, if you have group chats na nagre-review ng LET, pa-share po sa lahat para po makikinervyos na tayo sa upcoming na LET ngayong September na po ito. Alam ko po na itong sa September, last na po ito para sa mga nasa old curriculum. Okay. So, talagang kailangang ipasa na natin ito. So, if you have group chats, pa-share po nung ating live ngayon, you can just copy and paste yung ating YouTube na link. Pa-share po sa mga kaibigan natin. Sharing is caring. Okay. Hi, Jeremy. Naku, ito din yung mga nanood kahapon. Naku, papasa na talaga to sa left. Okay. As mentioned kahapon, konti lang po nanonood ng ating channel. So, bigyan ko lang po kayo ng konting backstory. Bakit po ako nagsimula nung LET review? Okay, so actually po, parang gift ko po ito para sa inyo. Yung brother ko po, kaisa-isang brother ko, ay magte-take po ng LET ngayong September. So, sabi po ng nanay ko, tulungan ko daw yung brother ko na pumasa ng LET. So, I was thinking at the first time na sinabi nung mother ko yun, iniisip ko, baka pwede akong gumawa ng videos, ini-explain ko, tapos isi-share ko sa brother ko. And then, but then I realized, you know, if I'll just be creating these videos and then sharing it to my brother, why not create a YouTube channel kung saan makakatulong pa ako sa mas marami. Right? And so, basically, this is a gift to all of you. We're not sure if magpapatuloy ito right after nung September. Kasi September magte-take yung brother ko ng net. But kapag marami naman at marami pang mga gustong manood, I actually love I love what I do. I love creating questions. And nakakatuwa yung community natin na nasa Facebook. So sa Facebook po, meron po tayong Facebook group. Ang tinatawag po natin siyang LET Review New Curriculum. And you can join that. We actually have a daily LET question. So yung daily LET question din, nire-remind ko rin palagi yung brother ko na sumagot din doon. Kahit nahihiya siya actually sumagot. Hindi siya sumasagot doon sa group. He's part of the group. Pero pini-PM na lang niya minsan yung mga sagot. So, this is a gift for my brother and a gift to all of you who are watching this YouTube channel. Wala po akong expectation na mataas for this channel. Baguhan pa lang po ako, and then I'm just happy that you are enjoying yung atin pong review. May nag-comment nga po na ano, natutuwa daw siya kasi walang masyadong patalastas. Ang dami daw mga patalastas nung ibang mga ano, mga nagla-live. Well, I guess it just depende lang din sa gusto nyo. Kasi yung iba, mahilig din sila doon sa mga nagbibigay ng review na masyadong maraming mga sinasabi or makwento.
Ako naman, direct to the point kapag pagdating na sa rationalization. Yeah. Good evening, Alexis. Ayan. And it's already 5 minutes, so let's begin. At kailangan ko nang suotin ang aking mahiwagang eyeglasses. Okay, dahil special po ito na let review, medyo mas marami po tayong questions tonight. Baka umabot po tayo ng isang oras. Sana po ay hindi kayo antukin. Yes, good evening, Zyril Umabot and si Juan Rodrigo Del Villar. Ganda naman ang pangalan niyo, sir. Juan Rodrigo Del Villar. Okay, parang pwede kayong tumakbong mayor. Okay, so simulan na natin. So all EdTech po ito. Pag sinasabi nating all, pag sinasabi pong EdTech, hindi lang po computer, ha? Kasi any forms of technology, whether digital or analog, ang tawag po doon ay educational technology. So yung mga instructional materials po natin, kahit gumagamit po tayo ng paper, gumagamit tayo ng pencil, gumagamit tayo ng glue, mga gunting, pero ginagamit natin to para ma-enhance ang ating teaching and learning, EdTech po ang tawag doon. Hindi lang po puro computer. Okay? So let's begin. Number one, TPACK means technological blank and content knowledge. Kapag nanonood po kayo ng episodes natin on Prof Ed, alam na alam niyo ang sagot dito. Okay. Very important po ang TPACK kasi tinitingnan po dyan ang tatlong aspect kapag gumagamit po tayo ng technology sa classroom. So ano po ba ang ibig sabihin ng TPACK? Ayan. Sana po ay nanonood kayo ng ating Prof Ed na questions every Wednesday. Nasa episode 12 na po tayo kahapon. So, marami na pong episodes. Ayan, maraming sumagot ng B at ang tamang sagot po ay B. That is pedagogical. So, kapag gumagamit po tayo ng any technology sa ating classroom, kailangan po nandoon po yung tatlong bagay. Yung paggamit ng technology, yung pedagogy, paano po tayo nagtuturo, at yung content. Ano yung ating tinuturo? Okay. Next question. Which of the statements or which statements are true regarding digital divide? Okay. One, it is purely economic. Two, disabled people can be affected. Three, people with access to technology are not affected by digital divide. And four, geography is a factor in digital divide. Medyo marami po siya dyan na mga statements, pero po, kung titingnan ninyo, actually binibigay na niya yung sagot sa apat na yan. Okay? So, kailangan nyo lang pong titingnan yung connection ng mga statements. Okay. Good evening, Karen. Sorry na late. Sige, lalagyan ko lang sa attendance ng late. Teacher na teacher, no? Okay, so lagyan niyo po number 2, tapos ano po yung sagot natin. So, marami pong mga ganitong klase ng question, no? Parang nagbibigay ng tatlo or apat na statement, tapos alin po dito yung tama? Ayun, si Jasper sumagot na ng B, which is 2 and 4. Okay. Si Nonix. Okay. Ganda rin ang pangalan ni Nonix. Okay. Hi, Christine. Nako, si Christine palaging nanonood to ng videos at palaging nagko-comment ng kanyang score. I always remember your name. Yay! Na first time nakapanood ng live si Diane. Okay. I think marami na po ang sumasagot ng letter B. Okay. Ang tamang sagot po natin ay letter B, which is number 2 and number 4. So, ang number 1 po ay wrong. It is purely economic. Kasi pag sinasabi po nating digital divide, hindi lang po siya dahil mayaman at saka mahirap. Yung mayaman, may computer or may access to technology, yung mahirap,
walang access to technology. That is true, but that is just one aspect. Kasi po, pwede rin po mangyari ang digital divide, halimbawa, geographical. Kaya po ang 4 ay tama. Geographical. Example, may pambayad naman kayo ng internet. May pambayad naman kayo para magpatayo sana doon ng isang computer shop. Eh kaso, nasa bundok kayo. So, geography yung factor no, na nagkaroon kayo ng digital divide. Another po, nandyan po sa number 2. People po na disabled, halimbawa yung mga blind o yung may ano hearing problem po, nagkakaroon din po ng digital divide. Kasi kahit na meron silang laptop, pero hindi naman in place ang concept ng accessibility, hindi rin nila magagamit. Lastly, yung 3 ay mali po. Kasi hindi po ibig sabihin na dahil may access ka ng technology, ay wala ka ng o hindi ka nakasama sa digital divide. Ang isang example po nun ay mayaman ka nga, meron kang laptop, pero hindi mo naman alam paano gamitin siya. Digital divide pa rin ang tawag doon. Ayan, sana po ay naliwanagan kayo sa concept ng digital divide. So, hindi lang po ang digital divide ay meron kang access sa technology at wala kang access sa technology. Minsan, marami pa pong factors ang concept ng digital divide, ang mas malalim na concept niya. Number 3, Teacher Charlene, make sure that the parts are securely attached to each other when creating models for her science class. This means that she is most concerned with what? Okay, pakisulat po number 3. Number 3, and then ano po yung ating sagot sa number 3? Ayan. So, marami pong tama kanina sa letter B. Ang galing. May mga nagsasabi rin na sa kakapanood nila ng video, gumagaling na rin sila sa pagpili ng tamang sagot. Kasi po, yung pagdating sa answering po ng multiple choice question, talagang may technique siya. Okay. Kapag na-overwhelm po kayo, pag mahaba yung statement, mahaba yung mga choices, tas parang na-overwhelm kayo, isipin nyo lang pong kumalma muna. And then, gamitin po natin ang ating elimination method. Ang elimination method ay palagi natin ginagawa sa ating prof ed po na lessons. Okay, ayan na yung mga answer sa number 3, which is letter B. Okay, marami na po ang sumasagot ng letter B. Ang tamang sagot po natin ay letter B, which is durability. Kailangan ma-ensure na durable ang mga materials. Ayun, nag-eliminate si Karen. Oh. Remove daw niya ang C at saka D. Okay. Next. What is the purpose of online quizzes? So ito ngayon, new normal, gumagamit ng online quizzes. Marami pong iba't ibang, maraming online quizzes na po ngayon. Siyempre, nandun yung Google Forms, nandun yung Quizlets. Pwede rin po kayong gumamit ng Kahoot. Okay? Ano po ba ang purpose? Bakit po ba tayo gumagamit ng online quiz? Okay. So, number 4, ano yung ating sagot? Okay. Ayan, sumagot na si Christine ng letter D. Antay-antay lang po tayo doon sa iba. Nag-iisip pa or medyo loading pa lang nung pagbigay ng sagot. Ayan. Actually, nakakatuwa yung mga nagbibigay talaga ng sagot, no? Kasi minsan, like, siguro ako, mahihiya akong ilagay yung sagot ko when I'm doing this. But, you know, it really is a practice. Minsan nga, importante nga na nilalagay mo yung mismong options, right? Kasi mas naalala mo siya, hindi lang yung letter. So, mas parang nagsistick siya sa mind mo.
Okay. Ang tamang sagot po natin ay letter D. Gauge the understanding of lessons. Ano po ba ibig sabihin ng gauge? Hindi po siya gouge, ha? Ang gauge po ay mini-measure po ang understanding of lessons. Pwede po siyang maging self-assessment. Ibig sabihin, yung estudyante gusto niyang malaman, ma-check yung understanding niya. Pwede rin po na it's the teacher, no? Trying to assess kung may nag-gets ba yung mga estudyante doon sa tinuro niya. So, ang sagot po natin ay letter D. Number 5. Ano po bang ibig sabihin ng OER? Palagi na po siyang ginagamit ngayon. Malamang sa mga DepEd memo, may mga nakikita rin kayong OER. Ano kayang ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin ng OER? That is number 5. So, pakilagay na lang po 5 and then yung atin pong sagot. Number 5, a quick question on OER. Knowledge level lang po ito na question. Na-encounter nyo na po ba ito? Ano po bang ibig sabihin ng OER? Ayun. Letter D. Letter D ang kanilang mga sagot. Mostly letter D. Ang tamang sagot po ng OER ay open. Okay? So, ang ibig sabihin po nun ay hindi lamang po siya lahat online. So, kapag meron pong mga organization, katulad ng Cimeo or Cimeo Innotech, katulad ng FitEd sa UP, meron po silang ginawang research, meron silang ginawang method, tapos ibibigay po nila sa lahat ng interesado, lalo na sa mga teachers, kung willing sila or nakikita nilang makakatulong to sa kanila. Ang tawag po dun ay Open Educational Resources. Okay, so ang tamang sagot po ay open. Okay, so hindi lang po siya online. Yung iba po, piniprint nila, tapos pinapadala po. Noon nung nagtuturo pa ako, marami po akong OER galing sa UNESCO, Bangkok. At yeah, pwede nyo pong basahin at pwedeng gamitin sa pagtuturo. Number 6, what does it mean to triangulate web sources? So, ito ngayon ay concept ng digital citizenship. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng itriangulate mo yung web sources? Okay? Hindi lang po ito applicable sa mga estudyante, para din po sa ating mga teacher. Kapag naghahanap po tayo ng mga options or naghahanap tayo ng mga lessons online, ano po ba ang ibig sabihin ng kailangan i-triangulate yung ating mga web sources? Okay? Number 6. Ano po ba ang ating sagot sa number 6? Ayan. Okay lang magkamali. Mas naalala niyo po ang sagot. Okay. So, may mga distractor po tayo dyan na nililito po kayo, ha? Katulad ng paggamit na word ng triangle at saka three people. OMG, kakastart ko lang, sabi ni Pauline. Okay lang yan. Okay, marami nang sumagot. Ang tamang sagot po ay letter B. Using multiple sources to ensure the information is credible or reliable. Katulad po yan ng action research, kapag qualitative po ang ating topic, ay kailangan po na itriangulate natin. Ibig sabihin, kung nakita nyo ang isang source na to, kailangan maghanap pa kayo ng isang source at saka another source para klaro po na ang tatlo po ay sila po ay same po ang sinasabi nila. Okay. So example, kapag halimbawa may isang balita, okay, namatay na si artistang ganito. Okay? Eh nakita mo lang siya sa isang website. Ang kailangan mong gawin,
tingnan mo rin sa ibang website, lalo na yung mga credible na news agencies, kung totoo ba talagang namatay na yung idol mo. Okay? Or pumanaw. Parang ang pangiting na nang namatay. Pumanaw na ba yung idol mong artista? Okay. Medyo maganda daw ang takbo ng score ni Jeremy. Show nga natin to. Medyo maganda ang takbo ng score ko. Nakakatuwa. Parang loto lang ha. Okay. Thank you. Let's proceed. According to the revised version of Edgar Dale's Cone of Experience, we only remember 10% of what we blank. Okay. Edgar Dale. Iba naman sabi nila Edgar Dali daw. So, parang si Salvador Dali. Dali. Okay. So, sinasabi po diyang revised version. Kasi po, sa totoo lang, hindi naman to ginawa ni Edgar Dale. So, tapos later on, marami na pong lumabas na mga sources. Nilagay na siya sa mga textbook. Until eventually, parang tinitingnan na po nila na totoo. Or parang galing talaga kay Edgar Dale. Pero hindi talaga galing sa kanya to. So you would always see this cone of experience, lalo na kapag nasa EdTech po kayo na class. Okay. Okay. So sa number 7, we only remember 10% of what we read. Ayan. So marami pong remove A and C. Nag-eliminate si Jeremy, oh. Okay. Next question. UDL means Universal Blank for Learning. Okay. So ito pong mga OER, UDL, ito po yung mga terms po na ginagamit ngayon para po tinitingnan yung kumusta yung accessibility natin when it comes to quality education. So ano po bang ibig sabihin ng UDL? Usually kapag ginagamit natin ng OER, it's always coupled din no na ang OER ba na ginagamit natin ay sumusunod sa UDL. Ako, ang daming mga terms, no? So, kung first time niyo pong marinig ang mga terms na to, that's good kasi nandito kayo sa ating channel ngayon. Okay. Number 8. Ano ba ang ibig sabihin ng UDL? Okay, may mga sumasagot na. Ayan. Okay. So ang sagot po natin, ang ibig sabihin po ng UDL ay Universal Design for Learning. Okay. So naalala niyo po kanina yung minimension ko yung concept ng digital divide. Di ba po? Halimbawa, meron pong mga disability yung learner. So, ang UDL po ay tinitingnan po niya na kapag nagde-design tayo ng learning materials or learning experiences, ina-accommodate po ba natin hindi lamang yung mga walang disability, pero lahat. Tinitingnan po yung gender equality, tinitingnan din po yung mga processes na ginagawa natin. Okay. A daw, sabi ni Zyrel, kasi parang yun ang binubulong ng puso niya. Sana, Zyrel, pagdating ng let, may binubulong pa rin ang puso mo, ha? Ayan, nakakatawa naman. Okay, sige, let's continue. Number 9, ano po ba ang purpose ng mga browser bookmark? So kapag gumagamit po tayo ng internet, meron pong sa gilid na sinasabi pong bookmarks, no? Ibubookmark mo ba ang site na to? Sana all may bumubulong. Okay. Ayan.
So, ano po ba ang sagot natin sa number 9? Okay. Sumasagot na ang mga tao ng letter A. Okay. Ang tamang sagot po sa number 9 ay letter A. Organize and save online resources. So, yun po ang ibig sabihin ng bookmark. Para maalala niyo po yung mga resources na nakatulong sa inyo, pwede niyo po siya i-bookmark. And pwede niyo pang i-organize yung mga bookmarks ninyo. Pwede gamitin sa school, pwede rin gamitin sa personal. Example, recipes. May bookmark ka ng mga recipes. Ilalagay mo doon lahat ng recipes na gusto mo para hindi mo makalimutan. Let's go to number 10. Some are naman tayo, galing kay Puente Dura. So, as a reminder, kapag nanonood po kayo ng ating professional education questions, 12 episodes na po tayo. At in, I think in 2 episodes, na-mention ko na yung some are. At malamang ay alam nyo na kung ano ang sagot dito sa number 10 kapag nanonood po kayo ng let review. Ngayon naman, kung napanood mo yung video, tapos nakalimutan mo na, naku, panonoodin mo ulit yung video kasi baka hindi nag-retain sa isip mo. At hindi pa naman lahat may binubulong ang puso. Sabi ni Pauline, yes, tanda ko po yan. Okay. Ayan, letter B. Okay, ang sagot po natin ay letter B at yan po ay tinatawag na redefinition. Ano po ba ibig sabihin ng redefinition? So ang redefinition, siya po ay yung highest na level ng technology integration. At ang ibig sabihin po nito ay kung wala pong technology ay hindi po siya kayang gawin. Or dahil nagkaroon ng technology, nagkaroon ng mga bagay na noon ay hindi mo maisip na pwedeng gawin, pero ngayon ay pwede nang gawin. So ang tamang sagot, ang ibig sabihin ng redefinition ay siya po yung highest level ng technology integration. Example po noon is halimbawa yung nagko-collaborate po yung mga estudyante or kahit kayo as a teacher, nagko-collaborate kayo sa isang document in real time. Sabay-sabay kayong nagko-comment doon sa isang document, nagdadagdag ng mga items sa isang document. Hindi nyo po pwedeng gawin yon kung wala po tayong internet. Okay? So yun po ibig sabihin ng redefinition. Internet, plus of course yung app, which can either be Google Docs, meron din po yung Microsoft na live na document, at iba pa. Number 11. These are digital tools to help me structure and visualize my thinking. Number 11. As mentioned po kanina, kapag sinasabi po nating EdTech, hindi po ibig sabihin na computer agad. Okay? So technology could be whatever that you use as instructional materials para po ma-improve yung teaching and learning na experience natin. Okay. This is an easy question. Sana po masagot ninyo ang number 11. So we have a mix of easy questions, scenario-based questions. Ayan. So ang tamang sagot po natin sa number 11 ay graphic organizers. Okay? Yan po. Let's go to number 12. ADDIE naman tayo ngayon. Ang ADDIE model ay ginagamit sa pagde-design po ng mga instructional materials. Generally, ito po ay tinatawag na instructional design. Okay. So ano po ba ang letter I ng ADDIE model? Letter I ng ADDIE model. Okay, number 12. Interesting. Iba-iba yung sagot. May letter B, may letter C. Ano pa yung sagot ng iba? Ayun, letter C. Mas dumarami yung sumasagot ng letter C. Ayan, sabi ni Pauline, after development, needy implement, char, nagra-rationalize lang daw siya.
Okay. At Pauline, tama ka dyan. Ang nasa after development is of course i-implement mo. Pwede mo rin tingnan after, no? Yun po ay evaluation. So, ang ADDIE model ay analysis, design, development, implementation, and evaluation. So, ang tamang sagot sa number 12 ay letter C. Let's go to number 13. Teacher Joe uses digital tools to cater to the needs of the students. This is called, okay, ano ang tawag dito? Number 13. No, kahapon, nag-usap tayo ng asynchronous at saka synchronous, no? Yun yung pinag-usapan natin kahapon sa episode 12. Para po sa mga hindi pa nakakapanood ng episode 12, nasa channel na po natin yun at pwede nyo pong panoorin. Number 13. Okay. Okay. Ang isipin po natin ay sa number 13, hindi lamang po to conduct learning or to conduct yung teaching, no? Teaching and learning. Ang keyword po natin dito is to cater. Cater to the needs. Okay? Cater to the needs of the student. Lalo na, syempre yung needs ng mga estudyante, hindi naman po isang, like, hindi naman siya uniform na needs, right? So pag sinasabi po nating nagki-cater to the needs ng estudyante ay tama synonyms, which is differentiation. Okay? So pwede po tayong gumamit ng digital tools para po i-differentiate yung learning. Ano po bang ibig sabihin ng differentiation? Halimbawa, may estudyante ka na mahilig siya sa music, pwede kang gumamit ng isang digital tool para gawin niya yung kanyang project or yung whatever yung output niya through music. May estudyante kang mahilig siyang mag-drawing, di ba? Through digital tools, pwede kang gumamit ng apps para may kita mo rin na yung interest ng bata nandoon din. Kasi you cater to their interest and to their needs. Okay? So kung may bata ang nahihirapan, hindi siya nakakagets ng video, okay, di kailangan pala ng, siguro kailangan niya ng mga slides, kailangan niya ng text. Okay. Related to multiple intelligences. It can be related to multiple intelligences, Neil, but it could also be related to different learning styles. Okay? Ayan, number 14 na tayo. So, yeah, differentiation. Teacher Angie is particular with color combination, drawings in the borders, and fonts used when decorating bulletin boards. This means that she is most concerned with blank. So as mentioned kanina, pag sinasabing EdTech, hindi po lahat computer lang. So bulletin boards, lesson corners, kasama po yan pagdating sa EdTech. So number 14. Okay, ayan. Meron nang sumagot. Okay. Ayan. So, letter A. Aesthetics, sabi ni Pauline. Ayan. So, ang tamang sagot po natin ay aesthetics o yung ano po yung paano ba yung look and feel ng isang bulletin board. Hindi po siya mali kapag, like ako, mahilig po ako sa aesthetics. So hindi po siya mali kung ikaw ay isang teacher na gusto mong or particular ka sa ganun. Nagiging mali po siya kapag yun lang po yung pinofocus natin. So pwede kasing sobrang ganda ng bulletin board mo, pero mali-mali naman yung content. So, ayaw din natin nun. Okay? Uso yan sa mga kabataan ngayon. Aesthetic. Okay, number 15. Kung kanina meron tayong ADDIE,
Ngayon naman ay Azure. Ano po ba ang ibig sabihin ng Azure? Okay. Ano po, sir, ang accuracy? Ang accuracy ay related sa correctness, di ba? So, dapat accurate yung ating mga ginagamit sa bulletin board. Okay? Halimbawa, kapag science po yung bulletin board natin, kailangan accurate yung ating mga illustrations or correct yung ginagamit natin. Hindi ko po to alam, pero letter A ang sagot ni Pauline. Relevance and completeness, parehas lang. Ang sabi ni Jinky. Actually, hindi. Hindi, I don't believe na the same ang relevance and completeness. Relevance kasi is kung gaano siya ka related doon sa lesson natin or sa buhay mo, gaano ba siya ka more anong tawag natin? Yung parang relatable siya sa buhay natin. That is relevance. Completeness naman is syempre yung bulletin board mo, pwede kasi na hindi mo natapos, half-baked siya. Okay. So, magkaiba yung relevance at saka completeness. So, ano po ba ang ibig sabihin ng Azure? Siyempre, letter A siya lahat, di ba? Okay. So, ang tamang sagot po dito ay analyzing the characteristics of learner. So, babasahin ko lang yung Azure na instructional model. Pwede nyo po siyang i-review. Ang Azure na instructional model ay analyzing the characteristics of learners. S is state the objectives. And then the other S is select, modify, or design the materials. U is to utilize the materials. R is to require learner response. And E, the same po sa ADI, evaluation. Marami po tayong instructional model, but usually ang popular po ay ADI at saka Azure. Meron pang Dick and Carry, ano pa ba yung ibang mga models. Maraming mga models ang naalala ko when I took my EdTech. Okay? So, ang tamang sagot ay letter B. Ayan, before we proceed to the next items, don't forget to subscribe. And if you have friends who are taking the Let 2, remind them that there is this channel with this guy named Mark Plaza na walang masyadong nanonood sa kanya. At pero walang masyadong patalastas, sabi nila. Speaking of patalastas, we would want to go with you or like journey with you as you get ready for Let this September 2022. So meron po tayong weekly live review until September 21. Okay, so episode 13, 14, 15, and 16, that's every Wednesday at 9 p.m. Okay, so hindi po 8 p.m., 9 p.m. po yan. Okay, so please do stay tuned for that. Kung meron ba tayong special po na episode, katulad ng All EdTech, All Rizal, I think gusto po namin magkaroon ng all math, all English, all soksay. So, kung kaya po. Okay. Sir, may bio major po kayo. Naku, wala. Wala akong bio major. Pero kung gusto nyo magkaroon tayo ng all bio, all biology, ay, parang masaya yun. All biology na episode. Okay. So, yan. Number 16. What is the most appropriate way to use animation in a slide presentation? What is the most appropriate way to use animation in a slide presentation? Lalo na yung iba na mahilig sa yung nauso yung Prezi ba yun? Naalala nyo pa ba yung Prezi? Or baka you're too young to remember that. Buhay pa naman yung Prezi, para siyang PowerPoint, pero as in, nagzo-zoom in, zoom out. At parang kapag nanonood ako ng Prezi, nahihilo ako. Pero ano nga ba ang relevance ng animation? Bakit nga ba kailangan natin ng animation? Mga transition pagdating sa
mga slide presentation. Ano ba yung relevance niya? Ayan. Okay. So, iba-iba yung sagot. May D, may A, may D, may A. Okay. Tama naman yung D, keep learners awake and engaged. Pero hindi siya yung pinaka the best na answer. So pagdating po sa LEP po, lalo na sa Prof Ed, ay parang tama naman ng sagot lahat. Okay? Pero tinitingnan kasi natin yung best na answer. So ginagamit po natin ng animation kasi gusto po nating mag-stress ng isang point or highlight an important information. Okay. Yun po yung purpose ng animation. Basta po, wag lang sumobra. Kasi kung yun po ang pinanggagalingan natin, bakit tayo gumagamit ng animation? Okay. So, parang mas nalilimit din po yung ating nalilimit yung ating paggamit. Kasi merong purpose yung paggamit ng animation. Magandang gabi po, sir. Na-late po ako. Sana i-upload nyo po ito. Yes, of course. Harasenash. Okay. Ang hirap basahin ng pangalan mo, ha? Pero yes, this will be uploaded on YouTube. And you could always watch this. We are already halfway through sa ating episode for tonight. Okay. Ayan. Ito, 17. Nako, sa lahat ng mga acronym, parang ito yung pinaka, madali. LRC. Ano po bang ibig sabihin ng LRC? So, sa DepEd, may mga tinatawag na LRC coordinators. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin ng LRC? Okay. So, sana po ang ginagawa ninyo ngayon, kasi yung iba, as in, they are tracking po yung kanilang scores. So, ang ginagawa po ng, lalo na po yung mga nakasubaybay sa channel na to, is talagang gumagamit sila ng notebook. Sinusulat nila yung sagot nila, tapos chinecheck nila. So, sana po ginagawa nyo rin yun para na-assess nyo yung sarili ninyo kung ano na yung score ninyo. So, ang this is an easy question, so the answer for this is center. Okay? Or kapag American accent ka ay center. Call center. Ayan, punta tayo sa number 18. Which is an example of a contrived experience? Ano po ba ang example ng contrived experience sa mga binigay dyan? Okay? Contrived experiences. So, ang contrived experience, babalik tayo doon sa cone of experience ni Edgar Dale. Nandun po siya sa second band. Okay? Contrived experiences. Okay. Ayan. Natatawa ako dito kay Neil. Dala-dalawa yung sagot mo, Neil. Pero consistent naman. So, okay lang. Okay. Number 18 na po tayo. Contrived experiences. Okay. Para matulungan kayong sumagot, ang ibig sabihin po ng contrived experiences, eh parang edited po siya na copy ng reality. Or is a substitute of the real things na hindi practical or impossible na dalhin mo sa iyong classroom. So, ano po ba ang example ng contrived experience? Iba-iba ang sagot natin. May A, may B, may C. Wala bang D dyan? Para makompleto na yung A, B, C, D natin. Okay, walang letter D. Okay, kasi ang tamang sagot natin ay letter, yes, letter C po ang ating sagot. So, ang simulation
ng paano mag-work yung human lungs. So marami pong mga ganitong examples sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok din. As a teacher, you can actually do this, no? Empty bottles, balloons and drinking straws. Para pinapakita po natin na nag-e-expand po yung balloons, nag-e-expand po siya. So parang lungs natin kapag ginagawa mo ng straw. Okay? So letter C po ang ating sagot sa number 18. Number 19. Ayan. Teacher Mike does not create lesson videos for his lesson on geometry. Instead, he looks for resources online that are under fair use and shared by other educators. What specific ICT literacy skill does he possess? Okay. Sabi ni Karen, ganun daw yung ginawa ng teacher niya nung high school. So, nagkaroon pala kayo ng example ng contrived experience. Okay. Number 19. Okay. So, intindihin po natin yung tanong, ha? So, hindi gumagawa ng video si Teacher Mike para sa geometry. Nakita niya sa YouTube, maraming mga sample doon ng pag-explain ng lesson on geometry. So, ang ginawa niya ay under naman sa fair use kapag ginagamit for educational purposes. Okay? So, kaya pinapakita niya. So, anong klaseng ICT literacy skill pala ito? Okay? Ayan, letter A, letter D. Okay. So, ang digital citizenship ay, of course, it's very broad, no? Yung pagiging digital citizen natin, marami kasi siyang aspect. Okay? Paano ba tayo respectful online? Paano ba tayo nagdo-double check ng mga resources? These are examples of digital citizenship. So, ang specific po na ginagawa ni Teacher Mike sa number 19 natin na question ay curation of resources. Ano po ba ibig sabihin ng curation? Definitely, yung nasa example po, as a teacher, ikaw po yung nag-identify ng mga videos, alin ba doon yung fit para sa mga estudyante mo at para sa lesson mo. So, ang tawag po doon ay curation ng resources or curating of resources. Kasi pagdating sa video, may dalawang klase kasi. It's either you create your videos or you curate. Okay? Ayan. Duda daw talaga si Neil sa curation. Okay. Ah, may tanong si Jinky. Ano po yung simulation po doon? Is this from the other, is this from the previous question? Sinasimulate po niya how the lungs work. Parang pinapakita na ang lungs ay para po siyang, it's a sac, right? So it expands. Okay. So parang sa balloon. Okay. Ayan, punta tayo sa number 20. Sabi ni Karen, hindi niya sinagot yung curation kasi hindi niya alam yung meaning. At salamat Karen dahil nandito ka ngayon at malalaman mo na. I hope nalaman mo na. MOOC naman tayo. Ano ba ang MOOC? MOOCs are online courses that cater to thousands of learners. So MOOC means blank, open, online courses. Okay, ano po ba ibig sabihin ng MOOC? Okay. Ayan. This is a quick, an easy question. So ang sagot po natin dito ay letter C. Ayan. Punta tayo sa number 21. Teacher Christy is a math teacher who likes to put math problems on the bulletin board every week. She provides a Dropbox where students can put their answers and win a prize. Teacher Christy believes that bulletin boards should be. Okay. Ano ba dapat ang nasa bulletin boards?
Pabalik na ba ang mga bulletin boards ngayon? Kasi face-to-face na tayo, di ba? So malamang magkakaroon ng comeback ang mga bulletin boards. Well, marami din namang mga online na mga forums or, you know, you can put your announcements. Ayan. So, maraming sumasagot ng interactive. Ang tamang sagot po natin ay interactive. That's correct. Let's go to number 22. Ayan, nagbabalik si SAMR. So, in the SAMR model, which has the lowest level of technology integration in the classroom? Buhay na po ang mga bulletin boards. Okay, number 22. Binabalikan natin si SAMR. Okay. SAMR. So, si Puente Dura. Ano nga ulit yung name ni, first name ni ano? Puente Dura? Lagi ko nakakalimutan yung first name ni Puente Dura ng SAMR. Ruben. Uy, teacher ko to sa prof ed noon, si Sir Ruben. Siya yung naging teacher ko ng Foundations of Education. Ang galing magturo noon. Okay. Yeah, alam ni Pauline, si Ruben Puente Dura. Okay, so ang SAMR natin number 22, ang lowest form po ay substitution. Ano po ang isang example nito? Example nito ay, halimbawa, meron kang textbook. So instead na ginagamit mo yung textbook, ang ginagawa mo ngayon ay kinokopya mo yung nandoon sa textbook at nilalagay mo na sa yung PowerPoint presentation. Gumagamit ka na ngayon ng PowerPoint presentation, pero kung anong nandun sa textbook, yun pa rin yung nilalagay mo sa PowerPoint. Kaya po meron tayong mga teacher na parang hindi na po mabasa yung nasa PowerPoint kasi kinopya lang din po lahat sa textbook. So, yun po ang example ng substitution. Gumamit ka po ng technology, pero mababa po siya na technology integration. Hindi po siya masama, lalo na po kapag kakasimula mo pa lang gumamit ng technology. Pero definitely as you go higher dito po sa stages ng SAMR, sana po ay umabot tayo sa redefinition. Okay. So ayan. Punta na tayo sa number 23. Okay, number 23. Teacher Max created an English corner in his classroom. As a grammar teacher, he made sure that paragraphs in the bulletin board are grammatically correct and free from misspelled words. This means that he is most concerned with blank. Okay. Ano po ba ang ating sagot sa number 23? Okay. By the way, para po sa mga hindi pa part ng ating Facebook group, meron po tayong Facebook group. Nandito po yan sa mga description box ng videos natin. Please join our Facebook group kasi po meron kaming daily let questions doon. At nakakatulong po yun, lalo na kapag maraming sumasagot at saka nakikita, na-assess nyo rin yung sarili ninyo kung tama yung mga sagot ninyo. Okay. Most of you answered correctness at ang tamang sagot ay correctness. You are correct for answering correctness. Okay, punta na tayo sa number 24. Number 24, Teacher Joseph is a kindergarten teacher. In his lesson about Arctic animals, he placed plastic animals in a bin filled with cold water and ice cubes. The students played with this setup while he discussed the habitat of these animals. This is an example of a blank. Okay. So ano yung tawag natin dyan?
Parang mabilis yung internet ni Neil kasi nakakasagot agad siya. Okay. Thank you for joining us tonight. Alam ko po na almost 10 o'clock na. Okay. Ayan. May sumasagot ng mga letter B. Realia. Okay. Okay. So ano po bang example ng realia? Ano po bang ibig sabihin ng realia? Ang realia po ay kapag gumagamit ka po ng isang bagay na talagang ginagamit natin in real life. Example po nito ay coin. Okay? Kung gagamit ka po ng coin or halimbawa papakita mo yung 1,000 pesos mo para i-explain kung ano ba ang meron sa isang 1,000 pesos, ano ba ang mga security features nito. Yun po ang tinatawag nating realia. Okay. So sa example po natin sa number 24, hindi po tayo gumagamit ng realia. Kasi ang realia is totoong ginagamit natin in real life. Okay, kaya po siya tinatawag na realia. So ang tamang sagot po ay A, which is multisensory activity. Kasi syempre may mga animals sila, tapos may eyes. So habang naglalaro sila, napifeel din nila na malamig yung tubig, tapos na imagine nila na ganito siguro yung buhay ng mga Arctic animals. Okay? So ang tawag po dyan ay multisensory activity. Okay. Pwede po bang pakiulit ang realia? Okay, so ang realia is yung ginagamit po talaga natin in real life. Ang example po niyan ay coin. Okay? Halimbawa, gusto mo magturo ng money, okay? Or gusto mo magturo about decimals. Gusto mo magturo about currency. So magdadala ka ng pera, totoong pera in class. And then ipapakita mo na ito yung piso, ito yung 10 piso. So yan yung example ng realia. Or actually naalala ko nito ang galing, the best talaga yung teacher ko sa history noon. Gumamit siya ng realia. Noong inexplain niya yung spices sa panahon ni Magellan. Bakit ba pumunta sila Magellan at napadpad sa Pilipinas? Dahil naghahanap sila ng spices. So ang ginawa ng teacher ko sa history is nagdala siya ng mga spices, nilagay niya sa mga maliliit na packet. So at we, you know, inamoy namin yung cinnamon, nutmeg. So ito pala yun, ito yung mga hinanap nila, saffron. So yun, authentic objects. Yeah, yan po ibig sabihin ng realia. Okay, number 25 tayo. Dito naman tayo sa rule of six. Ano po bang ibig sabihin ng rule of six pagdating sa slide presentation? Naku, pumasa ba itong aking slide sa rule of six? Okay. Ayan. Rule of six. Ano po bang ibig sabihin ng rule of six? Kung may rule of thirds tayo sa picture, meron namang rule of six pagdating sa slide presentation. Okay. So, ano po ang ating sagot? Mostly po ng sagot ay letter B. So, ang tamang sagot po natin ay letter B. 6 lines and 6 words per line. Para po maalala natin palagi na hindi overcrowded ang ating slides. Siyempre, pagdating dito sa mga ibang question ko, hindi na na-follow yung rule of six. Kasi ang daming mga, minsan mahahaba yung mga sentences. Lalo na kapag scenario-based. So, sorry na, pinapagkasya ko lang yung tanong. Of course, pagdating sa let, iba kasi yun, nasa papel. But
pag pinapakita natin dito as a slide, syempre, na-overwhelm kayo sa dami ng babasahin nyo. Number 26, babalikan natin si Edgar Dale ng Cone of Experience. Revised version, we remember 90% of what we blank. Ayan. Okay. So, number 26. Malapit na po yung let para po sa magte-take ng September. Kapag you feel na hindi pa po kayo handa sa Prof. Ed, may 12 episodes na po tayo. Pwede nyo pong balikan yung ating mga episodes doon. Bawat episode po ay iba-iba yung mga topics natin. Number 27. Ayan. And ang tamang sagot natin ay, of course, do. So, ang tawag po natin dito ay experiential learning. Kapag ginagawa nyo po siya using your hands or like you are performing, mas naalala nyo po siya when you do it. So, si Dewey po niyan, no? Pagdating sa experiential learning. Let's go to number 27. Okay? Mm-hmm. Teacher Lexi creates online tasks to help support students who have poor internet connection. He creates tasks that students can finish at their own pace within the week. So this is an example of blank learning. Yan po ang ating number 27. Yeah, ang keyword natin doon ay own pace, sabi ni Pauline. Okay, can we show that? Ay, kaso natatakpan yung ibang choices. Ang keyword daw natin ay own pace, number 27. Okay. Yeah, A means not synchronous. That's A. Synchronous, okay, or asynchronous learning. Learning at your own pace. Ayan. Naku, mukhang handang-handa na to sila sa let ngayong September. So, yan. Ang tamang sagot po natin ay asynchronous. Okay. Example po niyan ay forums. Kapag may mga forum or may mga questions si teacher, tapos pwede nyo pong sagutin within the week. Okay. Opposite ng synchronous, which is in real time or at the moment. Number 28. This organization, an international network, is devoted to educational access and expanding the range of creative works available for others to build upon legally and to share. Okay. Okay. Ano po ba ang sagot sa number 28? Okay. Available for others daw ang keyword, sabi ni Pauline.
Okay. If ang keyword po natin ay legally and to share. So, hindi po pwede yung copyright. Okay? Ang fair use naman ay pwede siya, pero ang fair use kasi ay usually protected for educational purposes. Okay? So, ang tamang sagot po natin dito ay... Uy, may nag-change ng mind. Ang tamang sagot po ay letter A, which is Creative Commons. Ayan. Yeah. So, pwedeng basahin niyo po ano po ibig sabihin ng CC. Okay? CC0, yun po yung pinaka... Kahit ano po ang gagawin ninyo sa material. Okay? Sorry. And we have four levels, CC1, 2, 3, and 4. CC0 yung pinaka-open sa lahat. Okay? So let's proceed to question number... Ano po ba ang Creative Commons? Yeah. So basically yun, yung in-explain po dyan, yun po yung Creative Commons. Okay, CC po ang tawag natin doon. So... May iba-ibang levels ang Creative Commons. So, pwede mong i-edit yung ginawang resource. Basta sabihin mo lang kung kanino siya galing. Pero pag gumamit po kayo ng CC0, kahit hindi nyo po i-mention, kahit totally baguhin nyo po, as in, pwedeng-pwede. Yan po yung sa CC. Okay. Okay. Yeah, creative works. Okay, number 29. To explain the different layers of the earth, teacher Jose showed a picture of a mango float with thick layers of cream and mango slices. This is an example of blank based on, I don't know how to pronounce this, Gagne or Gagne's 9 steps of events in instruction. But I remember Gagne from my Edtech before. Okay, number 29. Ano ang sagot natin dito? Ginamit niya ang picture na isang mango float. Naku, nakakagutom, no? Mango float. Okay. Presenting the content, ang sagot ng mga tao. Okay. Actually, ginamit ko to siya noon when I was teaching... No, I wasn't teaching then. I think I was a student and I was reporting about I think it was layers. Parang mga layers. It was a natural science na subject namin. And I think I used this. So ang tamang sagot po dito, I think may mga nakasagot. Ang tamang sagot po dito ay letter B. Gaining the attention of the learner. So, hindi pa po siya presenting the content. Kasi po, hindi pa layers ng earth yung pinipresent niya. Mango float pa lang. Okay? Mango float pa lang. Para yung mga estudyante, parang magigain mo yung attention nila. Kasi, ha? Bakit si sir or bakit si ma'am mango float yung pinapakita? Eh, akala ko ba science class to? Bakit ba parang naging home economics na or culinary arts? Okay, let's proceed to number 30. This is our last question. Last question na po. Sana you are taking tabs on your score. So number 30 is about WebQuest. Okay, WebQuest is an inquiry-based activity that starts with the task and pre-identified resources in the blank. Okay, so pag sinasabing WebQuest, oh, ayan ha, nasa STEM na rin yung sagot, sabi nyo. Nasa STEM na rin yung sagot.
So ano yung ating sagot sa number 30, which is our last question for tonight. And thank you for bearing with us, with me, at umabot na tayo ng ganitong oras. Okay. Actually, nakakatawa yung sa channel kasi yung iba nanonood ng 2 a.m., minsan napapaisip ako, mga aswang yata nanonood ng channel na to. As in, I was really surprised. Like, people watch at 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. So, yun. So, yeah, letter C ang ating sagot dito. Pag sinabing web quest ay nasa internet yan or nasa World Wide Web. Yay! May bonus question tayo. Okay. So, we have additional question, hindi lang 30, dahil ang bait nyo ngayon. Yung mga na-late, nagsusorry, na-late sila. Okay, ito yung number 31. At dahil bonus question siya, medyo mahirap siguro, no? Teacher Leah told the students to label their pictures in the lab experiment by putting the text directly below the images. This is a principle called what? Ano po ang tawag dito? And this is a concept na ginagamit natin, no? Usually, ang term nito sa principles of design is proximity. Okay? Proximity po na kapag kung similar siya or related siya doon sa isang aspect or isang element, ay kailangan magkatabi sila. So in this case, ay yung picture at saka yung label ay kailangan na magkatabi. Okay. Ayan. Mukhang alam na alam nila yung sagot. Okay. Ayan. So, ang tamang sagot po natin dito ay spatial contiguity. So, yan po ang ating tamang sagot dito. Okay. So, ano yung score natin for tonight? Ano yung score? Over 30 pero may bonus question kayo, ha? Over 30, ano yung score natin? And thank you very much for joining us tonight. Please don't forget to subscribe. Click that subscribe button now for more free Let Review videos like this. I know that there are a lot of other Let Review videos on YouTube. So, depende lang po kung saan yung gusto nyo at feeling nyo ay marami kayong natututunan. Okay? Wala naman po tayong monopoly sa mga nanonood ng videos. Okay? So, ang nakakatawa lang dito sa channel na to is wala naman talagang masyadong nanonood. So, if you feel na nakatulong to sa inyo, ay pwede po kayong, pwede nyong i-share sa mga friends nyo, family, mga group chat nyo po. Pwede nyong i-mention na, ayan, si Sir Mark, nakakatulong yan sa review. Lalo na sa Prof. Ed. Ang most ng videos po natin ay Prof. Ed. Kasi para sa akin, Prof. Ed po yung pinakamahirap. When I took the LET, parang Prof. Ed yung pinakamahirap. I majored in math, by the way. So, at wala pa akong ginagawang math. Okay. So, siguro magkakaroon tayo ng all math. Magkakaroon din tayo ng all English soon. Ayan. So, 20 over 31. Ayan. And then, don't forget po, as we get ready for the LET September 2022 with weekly live review until September 21. That's episodes 13, 14, 15, and 16. Hindi po siya 8 p.m. Iba po kasi yung time zone ko. Kaya po 8 p.m. nakalagay. It should be 9 p.m. Philippine time. Okay. Para po kayo makapanood. Uy, Alvin, bakit nandito ka? Shout out kay Alvin. Pauwi na kami, Alvin. Ngayon ka pa. Yan. Physical science. Itatry ko po. Itatry ko yung physical science. Panoorin ko na lang ulit. Okay.
Si Manilyn. Naku, Manilyn, magtatampo ako niya. Umaalis daw siya kasi marami daw mga tumatawag. Soksay. Yeah. Pag-iisipan ko yung soksay. Kung may extra time ako, pag-iisipan ko yung soksay. Parang nakaka-excite gumawa ng questions para sa soksay. I think ang isang gusto ko is yung ano eh, yung all Philippine presidents. Kasi parang marami daw lumalabas sa marami daw lumalabas ng mga all Philippine presidents na question. Okay. Ayan, saktong-sakto si Alvin kasi late. Saktong-sakto daw siya kasi late siya. Okay. At medyo late na po at patapos na po tayo. Well, tapos na actually. So, thank you very much for joining us tonight. And this is always a gift for you. And we are happy to help you. And hopefully, we will see your names doon po sa upcoming na let. So, kapag magte-take po kayo ng September, malamang i-announce po yun ng November, right? November or malay mo before magpapasko. So, sana, itong mga nakikita kong names na to, tatandaan ko kayo. Dapat nandun kayo sa mga pumasa. Yes. Okay. So, ayan. Thank you very much. And see you on Wednesday. That is episode 13. Wala pong mala sa 13. So, manood po tayo ng episode 13. And abangan nyo po kung meron pa po kaming gawing back-to-back na special let review. So good night, everyone, and thank you very much for joining us tonight.